magandang umaga sa ating mga televiewers. Dahil ngayon ay Nutrition Month, papapiliin natin kayo kung alin ang mas masustansya. So gusto nating malaman, alin nga ba yung mas masustansya, walang gaanong kolesterol, pero mababa sa calories. Umpisahan na po natin. Itong number one, piliin nyo po alin ang mas masustansya. Ang cream soup or ang clear soup? Alam naman natin, pagluluto ng cream soup, lalagyan pa yan ng butter at milk. So, added cholesterol. Samantalang ang clear soup ay sadyang sabaw lamang nung ating pinakuluan. Alin ang mas mababa ang calories? Siyempre, ang clear soup. Okay. Next naman tayo, Doc Lisa, no? Ito yung number 2 natin. Ano po ang mas healthy? Ang kaning puti or spaghetti? Pareho itong may carbohydrates. Kailangan natin carbohydrates para sa energy. Pero, ang kaning puti, madaling makataas ng ating blood sugar levels. Okay? Tinatawag ito ng mga experts na high glycemic index. Pag kumain ka ng konting kaning puti, tumataas yung blood sugar level, lalo na kung may diabetes ka or meron kang kamag-anak na merong diabetes. Pero ang spaghetti, ang tawag nila dito ay low to moderate glycemic index lang. Ibig sabihin, mas hindi siya nakakataas. Ang secret lang, dapat ang spaghetti medyo firm ang pagkagawa. Huwag yung masyadong lasa. Kasi kung masyado siyang durog, nakakataas din ito ng ating blood sugar. So ano ang mas healthy? Spaghetti. Okay? Ang number 3, ano ang mas healthy? Kape or tsaa? Okay? Pareho namang okay ito, di ba? Ang kape, meron siyang caffeine. Pwedeng pampagising. Sabi ng iba, ang kape may tulong din sa memory, sa mga nag-aaral. Pero siguro 1 to 2 cups lang of coffee a day, wag naman yung mga 6 cups. Ang tea naman, lalo ang green tea, meron siyang taglay na catechins. Maganda po tong catechins na pro-protect niya ating arteries, panlaban to sa bacteria, at ang green tea din daw, panlaban sa cancer. So ano mas healthy, kape or green tea? Mas healthy po ang green tea. Number 4, sa mga magluluto sa bahay, pagpilian natin, pritong bangus o yung sinigang na bangus. Ang bangus, source ng protina at may omega-3 fatty acid. Kaya lang, depende sa ating pagluluto. Kapag pinrito na natin, syempre, lalagyan na natin ng mantika. So, dagdag kolesterol yan. Samantalang ang sinigang na bangus, lalagyan mo lang ng tubig at sari-saring gulay. So, walang kolesterol, omega-3 fatty acid lang. Tapos, kasama pa yung sustansya, yung vitamina at mineral ng mga halo-halong gulay. Alin po ang mas masustansya? Siyempre po, ang sinigang na bangus. Ang ikalimang pagpipilian natin para sa ating mga namamalengke, nanay o tatay, aling hiwa ng karne o ng baboy ang mas kaunti ang taba? Siyempre, yung mga pork chop at saka liempo. Yan, makapal ang taba niyan. Pero yung mga tinatawag na tenderloin or lomo or sirloin, halos walang taba yan. Alin ang mas walang kolesterol? Siyempre po, ang tenderloin. Okay, number 6 na po tayo. Ano po ang mas healthy? Fresh tomatoes or tomato sauce? Pareho naman tong healthy. Meron siyang antioxidant. Ito yung tinatawag natin lycopene, tsaka beta-carotene. Para saan itong lycopene? Ang lycopene, pwede itong panlaban ng cancer, mga may prostate problems, sa mga kalalakihan, lumalaki ang prostate, may tulong ang lycopene. Pero, ang lycopene, nanggagaling to sa loob ng mga cells ng kamatis. So, yung kailangan dudurugin mo pa yung kamatis, at kailangan may konting oil pa para maabsorb ng ating katawan. So, ano ang mas healthy? Fresh tomatoes or tomato sauce? Mas healthy ang tomato sauce. Okay? Meron pa tayong added tip, no? Gano'ng karaming tomato sauce ang kailangan nating kainin bawat linggo? Ang recommended is around 150cc or mga 10 kutsarang tomato sauce ang kakainin bawat linggo. Ito yung kailangan ng ating katawan para malabanan natin yung mga prostate cancer at pati na rin po sa mga sakit sa puso, may tulong na rin ito. Okay?
Okay, so sana po alam nyo na kung ano mas healthy, no? Parehong mga pagkain, mukhang simple lang tingnan. Pero kung aaralin po natin, meron dito ang mas masustansya kaysa sa isa. So sana ngayong Nutrition Month, maging maingat tayo sa ating pagkain at piliin natin yung mas healthy.